Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update mga ka-Aldab. Pero bago tayo pumunta sa ating pinaka main topic mga ka-Aldab, sa mga nagre-react po, huwag po muna kayong mag-comment ng ano mga ka-Aldab, kasi hindi pa naman agad-agad yan magte-trending o magba-viral. Pero yung nob, yung kumbaga yung hashtag po natin na NoMJ on EB, eh kumbaga mararamdaman yan, hindi lang ngayon mga ka-Aldab, pero sa makalawa, sa susunod na araw, eh yung ratings niyan dun babagsak yan. Hindi masyado nila mapapansin yan dahil ang ratings naman po mga ka-Aldab, eh binibigay yan kada 4 na araw ata o kada 1 week siguro mga ka-Aldab. Pagka bumaba na, dun na po natin malalaman at sigurado 101% sisibakin yan mga ka-Aldab. Although sabihin na natin masakit po sa pandinig ng fans ni MJ na sisibakin, pero yun po yung makikita natin kapag ka hindi na po nag-click up, kapag hindi na po nag-click ang isang show katulad po ng Eat Bulaga. Real talk mga ka-Aldab. Well, dito po sa main topic natin, ang pag-uusapan naman po natin dito eh yung mga komento ngayon mga ka-Aldab, na parang medyo nag kumbaga lumalaylo na nga po raw si MJ kay Main Mendoza, at ang ipinupus naman daw ngayon eh si Miles at si Main Mendoza. Although mga ka-Aldab, may kontrata po si Miles sa GMA, o contract signing po yan ng GMA Network, na magpapatunay lang mga ka-Aldab na talagang may kasama na rin puro itong teleserye na todo nga po, kaya nga po daw dito nilagay ng GMA, dahil nga po may kumbaga may teleserye po atang gagawin, kaya nagpapasikat mga ka-Aldab, at kumbaga dinidikit po kay Main Mendoza. Kapansin-pansin nyo naman po mga ka-Aldab, sa mga hindi pa po nakapanood ng Eat Bulaga at walang balak manood ng Eat Bulaga, ako na lang po magiging, sabi ko nga po sa inyo, magbibigay ng mga kaganapan kung saan mga ka-Aldab, eh pabor naman po. Depende naman po sa pag-iintindi ninyo mga ka-Aldab, kasi marami nagre-react. Mr. Destiny, sabi ko sa'yo, boycott natin ang Eat Bulaga. Sabi ko sa'yo, wag na lang magbibigay ng update. Silip. Para rin po sa kaalaman ng lahat. Para rin po sa mga taong gustong malaman kung ano po yung update kay Main Mendoza. Di po ba? Kung ano nga po ba yung ginagawa niya ngayon? Kung ano nga po ba yung bago sa Eat Bulaga? Siyempre, yung performance eh. Ang problema lang dito, wala po si Richard Polkerson. Pero may nakuha tayong update na may behind the scene nga po itong taping. Hindi ko lang sure mga ka-Aldab kung ito na nga po ba yung simula o nagsisetup na po sila para sa bagong teleserye niya na Startup PH mga ka-Aldab, na kung saan nakita nyo naman po hindi pa nagsisimula yung kwento ay may katapusan na agad. Di po ba? Pero mag-iimbestiga pa rin po tayo. Ito naman po yung kagandahan nyo sa channel natin. Hindi tayo nagbibigay agad-agad ng mga konklusyon ng hindi po kumpleto. Di po ba? Kumbaga, bago ako magbigay ng update, kailangan 101% mga ka-Aldab. Sa totoo lang po, ang dami ngayon naglalabas ang mga issue, mga website, mga channel, na kung titignan mo, may mga sinasabi paasa, kasama ka sa paasa. Wala naman po tayong pinapakita na paasa. Di po ba? Paano tayo nagpapaasa? Eh, pinapakita ko lang naman po. At ipinararamdam kung ano nga po ba yung napapanood at nakikita nyo. Di po ba? Yung paasa, yung tipong wala ka namang, o wala namang katotohanan, pero pilit na idinidikit. Parang Mr. Spotted lang po.
at ni Mengay, di po ba, na sinasabing oh may shooting daw po si Mengay, may taping, ano ba yan, may event nga po raw na pupuntahan kasama si Mr. Spotted, naglabas pa sila ng tarpaulin, pinakita pa sa madlang people, ibinandera pa ng mga supporter ni Mr. Spotted. Pero sa bandang huli, mga ka-Aldab, eh wala pong main Mendoza na dumating. Yun po yung sinasabi kong paasa. Hindi po ba? Na akala nyo na andun na, akala nyo darating, eh hindi pala dumating. Hindi po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Paano mo kasi masasabi na yung isang website, eh gusto lang pong magparami ng views. Gusto lang magparami ng subscriber. Napakasimple lang. Kahit ako, mga ka-Aldab, dahil sa marami na rin pong sumusuporta sa atin, marami na rin pong tumatangkili, kain-kain kong gawin, kaya lang hindi naman ako ganun, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, 2015 Aldab Nation na po ako. 2016 ginawa ko po itong channel na to, at makikita nyo naman po sa mga video natin, halos mahigit 4,000 na ang video na ginawa natin about Aldab. Yung ebidensya na yun, sapat na po yun eh. Di po ba, sa 4,000 video, mga ka-Aldab, na nagawa po natin, eh pagpapatunay lang yan kung gaano po talaga ako ka true blooded Aldab Nation. Kakampi nyo po ako, kasangga nyo po ako, lalo na po sa mga ganitong laban, especially kay Mengay at Tisoy. Di po ba, sabi ko nga po lagi, di baling batikusin nyo na ako sa channel ko, okay lang yan. Pero kapag ka sila Mengay at Tisoy ang binabatikos nyo at below the belt na, eh babanatan ko po kayo dito sa channel ko. Di po ba? Kaya nga po maraming nagmamahal na mga mamis, mga titas. Kaya hindi ko po yan iniiwan. Sabi ko nga po sa inyo, maraming mga mamis, maraming mga titas ang nasaktan sa nakita nila at sa napanood nila sa mga sinabi ni Mengay. Pero tignan nyo po muna. Sabi ko nga po sa inyo, huwag po munang padalos-dalos. Di po ba? May mga tao po kasi na mabibigyan kayo ng maling impormasyon, mabibigyan kayo ng mga, kumbaga hindi siya tama, kumbaga mali yung binigay sa inyong impormasyon. Kaya yung iba nagre-react, di po ba? Kumbaga mag-imbestig ka po muna, dumaan po muna kayo sa channel ko, tapos makikita nyo naman po yung mga comment ng mga True Blooded Aldab Nation. Kumbaga makikita mo ron, mababasa mo kung ano nga po ba yung totoong mga kaganapan. Dito naman po kasi sa channel ko, mga ka-Aldab, open lahat po ng mga comment ninyo. Di po ba mas magandang pag-usapan, especially yung mas nakakaalam. Kaya nga sabi ko, pag mas marami kang alam, i-comment mo lang, at hindi man sila nagre-reply, marami po silang natututunan sa mga sinasabi mo. Di po ba, mga ka-Aldab?